You're mine, and we belong together. Yes, we belong together for eternity. Hoy, ikaw taya. Hoy, teka lang. Si Lumnay at si Yaw. Simula nung bata pa lamang sila ay kilala na nila ang isa't isa. Naging mabuting magkaibigan, sandalan ang isa't isa sa mga panahon na kailangan nila na masasandalan kaibigan. Di lumaon ay nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Di maitatanggi ang mga matatamis nilang salita at mga aksyon. Dahilan upang magsimula ang pag-iibigan. Kaya ang sandaling kaibigan, naging kaibigan. Nagumpisang ligawan ni Aoyaw si Lumnay dahil sa tradisyon ng tribo. Unti-unting hiningi ni Aoyaw ang kamay ni Lumnay sa kanyang mga magulang. Hindi pabor mga magulang ni Lumnay na ipakasal siya kay Aoyaw. Kitang-kita sa kanilang galaw at pananalita ang pagkadismaya sa desisyon ng kanilang anak. Di lumaon ay napagdesisyonan nilang dalawa na magtanan ng pagpakalayo-layo upang ipagpatuloy ang kanilang pag-iibigan. Sa isang puno sa itaas ng bundok kung saan lagi nagkikita si Aoyaw at Lumnay ay naging saksi ng kanilang pagmamahalan. Binigyan ni Aoyaw si Lumnay ng kwintas na naging simbolo ng kanilang pagmamahalan at isang regalo para sa nalalapit nilang kasal. Pagkatapos ng kanilang kasal, gumawa si Aoyaw ng sakahan para kay Lumnay noong unang taon ng kanilang pagsasama. Sa sumusunod na mga taon ay masaya silang namalagi sa kanilang munting tahanan na ginawa rin ni Aoyaw para sa kanyang asawa na si Lumnay. Sa 7 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, napuno ang kanilang bahay na masayang alaala. Napalago nila ang sakahan na ginawa ni Aoyaw. Kahit na maraming hamon at pagsubok ang dumarating sa kanila, ay nananatiling matibay ang kanilang relasyon. Ngunit nang malaman ni Aoyaw na hindi sila magkakaanak ni Lumnay, iniwan niya ito at nagpakasal sa ibang babae. Lumnay, kamusta ka na? Pasensya na kung nangyari ito. Alam mo naman na hindi ko ito ginusto eh. Ginawa naman natin ang lahat ng bagay para tayo ay magkaroon ng anak. Ngunit hindi talaga tayo biniyayaan ni Kabunyan kahit isa. Ayaw mo bang lumabas, Lumnay, at sumali sa mga babaeng sumasayaw? Kailangan mong lumabas at sumali sa sayaw. Baka merong lalaki makakita kung gaano ka kahusay sumayaw at pakakasalan ka. Ngunit alam mong ayaw ko ng ibang lalaki, Aoyaw. At alam mong ayaw ko rin ng ibang babae, Lumnay. Alam mo yun, di ba? Oo, alam ko. Hindi mo ako masisisi, Lumnay. Alam mo naman na naging mabuting asawa ako sa'yo, di ba? Hindi mo rin ako masisisi, Aoyaw. Hindi ko kayang isisi yan sa'yo, Lumnay. Isa kang mapagmahal, mabuti, at maalagang asawa. Pero paano naman ang pagkalalaki ko? Paano naman ang pagkalalaki ko kung hindi ako magkakaanak sa iyo? Aoyaw, magkulang ba ako? Alam mo namang todo dasal ako kay Kabunyan. Ilang manok na ang aking inalay
kasabay ng aking dasal para lang magkaroon tayo ng supling. Naalala mo ba yung araw na galit ka sa akin dahil kinatay ko ang iyong alagang baboy nang walang paalam? Dahil inalay ko yun kay Kabunyan. Dahil katulad mo, gusto ko rin magkaroon ng anak. Hindi pa ba yun sapat sa'yo, Awiyaw? Siguro, hindi talaga tayo gustong bigyan ni Kabunyan ng anak. Siguro hindi natin puntahan ang magkaroon ng pamilya. Dumnay, pumunta ako dito kasi hindi kita nakita sa seremonya. Pero hindi kita pinipilit pumunta. Gusto ko lamang sabihin na kahit na ikakasal na ako kay Madulimay, wala pa rin makakahigit at makakapantay sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Walang makakapantay kung gaano kakasipag sa pagtatanim. At walang makakapantay kung gaano kakahusay sa paglilinis ng bahay. Kahit na mas magaling pa ako sa kanya, kahit na mas higit pa ako sa kanya sa pagmamahal at pag-aalaga, iiwan at iiwan mo pa rin ako, Awiyaw. Itong bahay na ito, ginawa ko ito para sa'yo, Lumnay. Tumira ka dito hanggang kailan mo gusto. Gagawa na lamang ako ng bagong bahay para kay Madulimay. Hindi na kailangan. Uuwi ako sa mga magulang ko dahil matatanda na sila. Kung ganon, tanggapin mo ang sakahan na aking ginawa noong unang taon ng ating pagsasama bilang mag-asawa. Hindi ko kailangan ng lahat na iyon, Awiyaw. Ikaw ang kailangan ko. Sige na. Bumalik ka na sa iyong seremonya. Hindi ka nais-nais na nandito ka. Dahil baka ano pa ang isipin ni Madulimay. Lumnay, ikagagaan ang aking loob kung ikaw ay sasama sa aking pagbalik. Gusto kitang isayaw kahit na sa huling pagkakataon. Alam mo namang hindi yun pwede, Awiyaw. Lumnay, alam mo namang ginawa ko lamang ito kasi gusto kong magkaroon ng anak. Kinukulit na ako ng aking pamilya kung kailan raw ako magkakaroon ng anak. Nagtatawanan na rin ako ng aking mga kaibigan dahil sa tagal ng ating pagsasama ni kahit isa, hindi tayo binayaan ng anak. Alam mo yun, di ba? Oo, alam ko. Huwag kang mag-alala. Ipagdarasal ko kay Kabunyan na magkaroon na kayo ng anak ni Madulimay. I'm headed straight for the floor. The alcohol served its tour. And it's headed straight for my skin. Leaving me down. Lumnay, tahan na. Alam mo naman na ayaw kitang makita na umiiyak, di ba? Shaking the thoughts from my head. But who put these waves in the door? I crack and out, I pour. I'm Mr. Lover Man. And I miss my Awiyaw, asawa ko. Magaling naman akong sumayaw. Magaling din akong umakyat ng bukid kasama ka. Hindi pa ba yun sapat, Awiyaw? Dahil kung hindi yun sapat, sana namatay na lang ako. Asawa ko, hindi naman pwedeng mamamatay ka ng dahil sa akin. Hindi ko kailangan ng sakahan. Hindi ko rin kailangan ng bahay na ito. Alam mo kung anong kailangan ko, Awiyaw? Ikaw ang kailangan ko. Kung yan ang nais mo, hindi ka magkakaroon ng anak, Lumnay. Hindi ka magiging isang ina. Uuwi na ako. Uuwi na ako sa mga magulang ko at doon na lang ako mamamatay. Kung yan ang gusto mo, ibig sabihin nun ay hindi mo ako mahal. Na ayaw mo akong maging masaya. Na ayaw mo akong magkaroon ng pamilya. Lumnay, kapag hindi ko ito susubukan sa pangalawang beses, paano na ang sakahan na ginawa ko? Paano na ang bahay na pinatayo ko? Sino ang pagpapasahan ko noon kung wala akong anak? Pero paano kung hindi pa rin? Hindi sa ayaw kong magkaanak ka, Awiyaw. Gusto kitang makasama na masaya, pero paano kung hindi pa rin? Pag hindi pa rin ako magkakaroon ng anak, babalik ako sa iyo.
Kahit na masakit na hindi tayo magkakaanak, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sabay tayong tatanda, sabay tayong mawala sa mundong ito. Pwede bang sa akin na lang itong kwintas na ito, Awiyaw? Kahit ito na lamang ang itira mo sa akin, dahil ito lamang ang alaala natin na magkasama tayo. Oo, Lumnay. Ang kwintas na ito ay ginawa ko para sa iyo, kaya't ingatan mo. Ang mga parte ng kwintas na ito ay galing pa sa aking angkan. Ingatan mo dahil ang halaga nito ay higit pa sa 20 sakahan. Mananatili ito sa akin, Awiyaw, dahil ito ay simbolo ng ating pagmamahalan. Mahal na mahal kita, Awiyaw. Awiyaw! Oh, Awiyaw! Halika na at hinahanap ka na sa iyong kasal. Hindi ako nagmamadali, Lumnay. Sige na, Awiyaw. Baka naghihintay na sa iyo ang mga matatanda. Hindi ako aalis hanggang sa malaman ko na ayos ka lang. Umalis ka na, Awiyaw. Ayos lang ako dito. Sana maintindihan mo, Lumnay, na ginagawa ko lamang ito para sa ating tribo. Awiyaw, hindi ko kaya bitawan ka. Ngunit naiintindihan ko, Awiyaw, dahil mahal na mahal kita. Dito tama. Hindi ito tama. Dahil alam kong mahal ako niya, Mia. At mahal na mahal ko siya. Sinundan ni Lumnay si Awiyaw dahil napagtanto niyang mahal na mahal niya si Awiyaw at hindi niya kaya makita ito na masaya sa ibang babae. Nakita ni Lumnay na masaya na si Awiyaw kasama si Madulimay kaya umalis na lamang ito. Tumungo si Lumnay sa Kabukiran, ang bundok kung saan unang nagkakilala si Lumnay at Awiyaw nung bata pa sila at ang bundok na naging saksi ng kanilang pagmamahalan. Dahil dito binigyan ni Awiyaw si Lumnay ng kuntas at dito rin sila ikinasal. Doon ay umiyak siya ng umiyak at tinanggap na lamang ang naging kapalaran nilang dalawa ni Awiyaw. Umuwi si Lumnay sa kanyang pamilya dahil napagtanto niyang ito ay makabubuti sa kanya at kailangan niya rin na masasandalan at ituon na lamang ang atensyon sa ibang bagay. Nagkita si Lumnay at kanyang ina. Niyakap ng mahigpit at tinanggap ng kanyang ina muli si Lumnay. Makalipas ang 3 taon, maraming lalaki ang gustong ligawan si Lumnay, ngunit sa isang lalaki lamang nahulog ang kanyang loob. Ito ay si Makisig. Ikinasal sila at nagkaroon ng anak na babae. Doon napagtanto ni Lumnay na hindi siyang may problema sa panganganak kundi si Awiyaw. Namatay si Makisig dahil sa malubang sakit. Tinanggap ni Lumnay ang lahat ng ito kahit na masakit at inalagaan na lamang ang kanyang anak. Maring! Nakita ba ang bata? Ah, this pinal. Oo, siya nga. Anak, at di ba anak? Day! Ano ginusurahan nyo? Sino ginusurahan nyo? Bata ni Ama. Lumnay. Lumnay. This is pinal. Basi ka ni bata na siya ni Awiyaw. Oo, ni Awiyaw. Nakita ko kagay na si Awiyaw. Si El? Dito. Basi ka ni bata, yun na si Espina. Ano siya? Kabastos na bata! Ay, batasan. Isang batasan na bata. Ano na kayo wala? Ano yung nabantayan sa mama niya kay papa niya? Ay, di ka lang nalay. Sinahaw! Ay, naibig na si Awiyaw na. Ay, manggagin na siya. Ay, hindi gano'n. May hawid. Ay, kisingin na mo. Nagpakasal gano'n. Ay, kapiyag. Hindi ko makisip ka na lang.
Magisig lagi na. Ay, kaba ito, tawis din. Ano nangyari? Nakita ko, ma. Ano yun? Ito. Pumunta si Aoyao sa bahay ng mga magulang ni Lumnay at doon ay nagkita silang muli. Ipinaliwanag ni Aoyao na minalas ang kanilang sakaan dahil mahina ang ani at kita. Masipag at magaling si Lumnay sa pagtatanim kaya lumago ang kanilang sakahan noong sila ay magkasama pa. Napagtanto ni Aoyao na simula nang umalis si Lumnay ay dahan-dahang nasira ang kanilang kabuhayang pagsasaka. Ipinaliwanag rin ni Aoyao na pagkatapos ng ilang taong pagsasama nila ni Madulimay ay hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak at gustong bumalik ni Aoyao kay Lumnay. Ngunit huli na ang lahat. Ipinakilala ni Lumnay si Espina kay Aoyao at sinabing anak iyon nila Makisig at hindi siyang may problema sa panganganak kundi si Aoyao. Pumasok sa isipan ni Aoyao na baka tama ang sinasabi ni Lumnay at tinanggap na lamang ang kanyang sitwasyon. Umalis si Aoyao dahil nakita niyang masaya na si Lumnay kasama ang kanyang anak at hindi na kailangan ng kanyang tulong.